So, tapos na yung ating trabaho. Oras naman para umuwi, mga bahay. So, may dala akong langka para sa aking darling. Yan. So, mga bahay, gusto ko lang magkwento sa inyo, mga bahay, habang ako'y pauwi na, mga bahay. O, gusto ko lang i-share sa mga kababayan ko dyan o out of Manila, mula sa mga probinsya na gustong makipagsapalaran dito sa Maynila. So, kagaya ko na nanggaling ako sa province ng Bukidnon, nasasakop ng Mindanao. Oh, mga bay, kagaya ko na wala naman akong natapos o hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Actually, mga katrupa, andito na yung aking mga magulang. Nagtrabaho na sila dito. So ako, naiwan kami magkakapatid, naiwan doon sa Mindanao lang. And then, nung makagraduate ako ng high school, sabi ko, hindi man tayo makapag-aral ng college, kaya nagpunta na lang ako dito sa Maynila. Sabi ng mama ko, punta ako dito para magtrabaho. So, ang una kong naisip, mga bay, na trabaho nang napadpad ako dito sa Maynila talaga, ay mag-guard o mag-guardia, mga bay ba. Dahil, bago naman talaga ako nagluwas dito sa Maynila, nakapag-guardia pa ako dun sa Malaybalay, Bukidnon, dun sa amin ba. So, yun. Dahil nakapag-training naman ako doon pagkatapos kong mag-high school, so nag-guardia na ako, no? Bali-guardia ako doon ng mahigit kalahating taon, siguro mga 7 buwan o 8, ganun. So dahil sa mababa man ang sweldo ng isang guardia doon, nakababa talaga, mga bay. Sabi ko talaga sa inyo, mga bay, tsaka mga katrupa dyan, manood lang kayo at makinig, baka mga kababayan ko o basta nagmula sa mga probinsya na gustong magtrabaho dito sa Manila, gustong magkaroon ng magandang hanap buhay. Mga bay, nung napadpad ako dito, nagguardia ako dito, mag-apply sana ako ng guard. So nag-apply ako dahil nung naging guardia ako doon, hindi pa naging totally finish yung aking requirements para makakuha ako ng license sa pagiging guard. So dito ko pinagpatuloy yung pag-apply dyan sa Krami. Kaso hindi naman ako naging qualified sa Krami kasi yung aking ibang requirements hindi nila honored, kumbaga hindi acceptable. English paka na naman. So hindi ako nakapag-guard dito, mga bay. Ang nangyari talaga, mga bay, nag-apply ako ng mga agency. Yan, sumubok ako sa mga agency. Wala man talaga ako ibang ma-apply. Mga agency naman talaga ang limit dito, mga trupa. Pagdating mo sa diyan sa Manila, Quezon City, puro agency. Dadaan ka talaga agency, may babayaran kang 20 pesos. Ganyan, mag-i-exam ka, magpapa medical, basta marami kang pagdadaanan ng proseso bago ka ma-apply sa agency pa lang 'yon. So, ang second step mo, mga bay, mga tropa, yung sa mismong company na kung saan ka i-assign, mag-i-exam ka pa doon, magti-training. So, mahirap, mga bay. Hindi siya ganun kadali ba? So, nung ako bago mapunta dito, ang karamihan sa amin, ang iniisip, once na makapunta tayo sa malaking syudad,
makapag dito sa Maynila makapunta mapapabuti ang buhay. Hindi pala yung ganong kadali, lalong-lalo na kung ang tutuluyan mo dito simple lang din naman, tapos parang ano lang din ba, lalo na pag nangungupahan kayo. So alam niyo naman dito sa Maynila lahat dito binibili. Oo, di ba? So nung napadpad ako dito mga bay, ang naging trabaho ko talaga sa Pure Gold. Yan, bagay ako ng Pure Gold. Puro ganyan, nakailang Pure Gold ako, tapos kontrata, tapos na wala na, hindi na makapag-renew. Nagtrabaho rin ako sa planta ng isang soft drinks, mga ano, hindi ko nabanggitin kung anong soft drinks yun. Basta soft drinks, nagtrabaho ko dyan. Grabing pagod mga bay. Sobrang pawis mo, pati brief, basa ba. Tapos konti lang tulog kasi minsan may delivery kayo na gabi na. Gabi na makauwi, pasok pa umaga. Tapos nag-construction din ako mga bay. Diyan sa Delta, diyan sa Aranita na Quezon Ave, basta marami na construction din ako diyan. So ayun, hindi man masyadong pinalad mga bay. Noong nabalitaan namin na meron pala kaming kamag-anak dito sa Cavite na hinanap din kami. Tapos meron siyang talyer. So yun, nakwento ko na to last vlog ko mga tropa na yun nga talyer. Diyan talaga ako na unang natuto natuto at nagkaroon ako ng permanenteng hanap buhay. So alam nyo mga bay kung luluwas talaga kayo dito tapos makikipagsapalaran, alam nyo ba kung ano ang baon nyo mga bay? Kailangan mo yung lakas ng loob, tiyaga, sipag, diba? Yun talaga ang pinakapuhunan mo bay, kung kahit na ano ka, sabi natin kahit ikaw ay nakapagtapos ng aral pero wala ka namang sipag at tiyaga, baliwala yun mga bay. So alam nyo, para sa akin, hindi para sa akin lang ha, hindi sagot ang mataas ang pinag-aralan. Nakadepende yun sa iyo kung paano mo gagamitin ang iyong nalalaman sa buhay, paano ka dumiskarte kahit na wala ka natapos na pag-aral bay. Ako wala talaga akong hanggang high school lang ako mga tropa. Pero look, imagine, English pa ka na po. Never ko in-expect na sasakay ako sa malaking motor na makakapag-experience ako sa ganito. Ha? Mga bay, gusto ko lang magbigay sa inyo ng magandang kwento ba? Magandang aral kung paano uusad sa buhay kahit na tayo ay mga ano lang, mga probinsyano o simpleng tao. Diba? So yun ang puhunan bay, lakas ng loob, tiyaga, sipag at pagiging humble mo bay ba? Siyempre, kailangan samahan mo rin ang dasal sa itaas. Dahil yan yung mga puhunan natin. No? Ayun mga bay, basta once na nandito kayo, nagkaroon kayo ng trabaho, hanap buhay, mag-ipong kayo, mag-ipon, magtiyaga, simpleng bagay, kung ano ang meron, huwag bili ng bili ng mga bagay na kung hindi naman kailangan. Kung kayo ay may nagyuyusi o nagiinom, bas buwasan natin konti kung hindi man kayang itigil. Anong ba? I-minimize natin yung mga bagay-bagay kung ano ang meron tayo. Kung ano lang ang kakayahan natin ba? No? So, promise mga tropa, mga bay, ang kwentang to talagang totoong nangyari sa buhay ng isang tao dahil ako yung mismo na never kung inakala na kahit na tayo ay simple lang ay meron din palang ibubuga ba. Hindi naman ako nagmayabang bay ha, pero sinasabi ko lang ba't nagbibigay inspirasyon lang ako na kasi marami na kasi akong nakasama dito na mga kababayan ko na until now ganun pa rin ang katayuan sa ano nang simula nang dumating dito dahil
Ganun nga. No? So, ayun lang mga bay. Kung nagustuhan ninyo itong ating kwentuhan, please don't forget to like and share and subscribe nyo na rin na itong channel natin na maaari nyong kapulutan ng diskarte o ano ba, kahit ano lang mga tropa ba mga bay. So, click nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa mga kwentuhan natin. Kwentuhan na totoong nangyayari sa mga buhay-buhay ng isang tao. Okay no, habang tayo ay naglalakbay gamit ng ating mga sasakyan. So mga katropa, hanggang dito na lang muna ha. Kaya malapit na ako sa bahay ko. Bye-bye!